May benta na silang mask pero 1780 yung price. Hi Team Lilsat! So today, gagawin na po natin yung ating ginataang bilo-bilo. So wala na pong patumpik-tumpik pa. Ito na po yung ating mga ingredients. Yung first, kailangan natin ng 6 cups ng water. Yung water po is depende sa inyo. Kung gusto ninyo ng medyo masabaw na bilo-bilo or ginataang bilo-bilo, damihan nyo po yung inyong water. Gawin yung mga 8 cups. Tapos, sa inyo na rin po, nakadepende kung gaano karaming kamote at gaano karaming saging na saba. Pero kasama po yun sila sa ating mga ingredients. Ang nagamit ko is 400 grams ng kamote and 5 pieces po ng saging na saba. Tapos gumamit po ako ng langka in can. Ayan, tatanggalin nyo lang po yung water. Huwag nyo po isasama yung water. Yung mismong mga langka po or mga jackfruit na nasa can na yun, yung gagamitin nyo, iti-thinly slice nyo lang po sila. Yung strips na slice, okay? Tapos gumamit po ako ng 1,000 ml na gata. 50 grams po ng granulated sugar, isang can po ng condensed milk, and 220 ml ng water para ilagay po sa 250 grams na glutinous rice flour. Kasi yung glutinous rice flour po, ibibilog-bilog natin yun. So, yung 220 ml na water, pasensya na sa maingay na background. Yung 220 ml na water, isasama po natin yun sa ating glutinous rice flour para makagawa po ng mga bilog-bilog na mga balls mamaya. And kailangan po na maging parang dough-like yung ating glutinous rice para mabilog-bilog po natin sila, okay? Yung ginamit ko pong mini sago sa ating ginataang bilo-bilo is about 100 grams. So, for the procedure, ito po kung paano ko ginagawa yung aking ginataang bilo-bilo. Okay, first step, ihahalo po natin yung ating 220 ml na water sa ating 250 grams na glutinous rice flour and imimix lang ito natin sila together. Kung kukulangin po ng tubig, dagdagan nyo po and until ma-reach nyo lang po yung parang dough-like consistency ng ating glutinous rice flour para magawan po natin siyang maibilog-bilog mamaya. Tapos with your clean hands, imamasa nyo po ito. Ayan, until ma-reach nyo po yung parang dough-like na consistency niya. So after po maging dough ng inyong glutinous rice flour and water mixture, gumamit po ako dito ng 1/2 tablespoon ng aking sukatan para po pantay-pantay lang yung pagkakabilog ng aking glutinous rice flour balls. So now, nalubot yung aking camera. Pasensya na po. Hindi ko na napakita sa inyo yung pinaka first process. Ang ginawa lang naman dito is nilagay ko yung 6 cups ng ating water. Tapos ipinagsabay ko pong pakuluan yung aking saba na saging at saka yung ating mga kamote. Pinagsabay ko na silang pakuluan kasi kung nakikita ninyo, bite size lang naman yung pagkakahiwa ng ating kamote. So sabay naman silang maluluto. So pinakuluan ko sila for about 5 minutes and tapos na yung 5 minutes na yon. And hindi ko na nga siya na i-video kasi biglang nalupat yung aking camera. So ngayon, after that, ihahalo ko na po yung ating langka. Yung fire ko is ilalagay ko lang sa medium heat. Tapos ihahalo ko na po yung aking langka. So after ninyong mahalo yung langka, imimix nyo lang siya. Imix nyo lang siya ng konti. Ayan. Tapos ngayon, ihahalo ko na po yung aking 1 litro or 1 liter ng gata. Then after nyo malagay yung gata, imix nyo lang po siya ng konti. Then aantayin po natin itong kumulo ulit. So kapag bumubula na po yung ating mixture, ngayon dahan-dahan natin ilalagay yung mga binilog-bilog natin na glutinous rice flour.
Tapos imimix lang natin kasi baka magdikit-dikit yung ating mga binilog-bilog na glutinous rice flour. Siguraduhin lang natin na hindi sila nagdikit-dikit. And hahayaan ulit natin itong mag-boil for about 3 to 4 minutes. Occasionally, habang inaantay nyo yung 3 to 4 minutes, i-mix nyo siya kasi minsan yung nasa ilalim nasusunog na. So after 3 to 4 minutes, ngayon ihahalo na po natin yung ating condensed milk. Then, yung ating granulated sugar. And imimix nyo kaagad ito kasi yung ilalim, pupunta doon yung condensed milk and baka masunog. So, imix nyo kaagad siya. So, kung napapansin ninyo, medyo lumalapot na po yung ating sabaw. Dahil po yan sa ating glutinous rice flour na binilog-bilog. Pero hindi pa po talaga totally ito lalapot until hindi natin nilalagay yung ating mga sago, yung ating mga mini sago. And kung napapansin ninyo na umibabaw na po yung mga binilog-bilog natin na glutinous rice flour, ito na po yung sign na pwede nating ilagay yung ating mga mini sago. And mag-continuous mixing po tayo sa ano na to, sa moment na to, kapag nalagay nyo na yung inyong maliliit na sago. Kasi yung mga sago na yan, didikit po yan sa ilalim. And after ilang minutes ng mixing, mapapansin ninyo na lalapot po yung ating sabaw. Yung magpapalapot po kasi talaga ng mixture na to is yung ating mga mini sago na ilalagay sa last part ng ating mixture. Ayan, lumalapot na siya. So, pag naramdaman ninyo na medyo, ang parang matigas na siyang ihalo, ayan, kasi lumalapot na yung ating sabaw, yung fire po ninyo or yung apoy ninyo, ilagay nyo lang sa low. After about na mga 3 minutes, ayan, pwede nyo nang patayin yung apoy. And we are done with our ginataang bilo-bilo. Tapos na po tayo. And mas magiging malapot pa po yung ating sabaw kapag lumamig itong ating mixture. So we are done for our ginataang bilo-bilo. And that's it for today's video. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtambay today sa channel namin. Sana po magustuhan niyo yung ating ginataang bilo-bilo. And again, for the water and doon sa ating gata, nasa sa inyo na po. Kung gusto ninyo ng medyo masabaw na ginataang bilo-bilo, pwede niyo pong dagdagan yung inyong tubig or yung inyong gata. And about naman po sa tamis, nasa sa inyo na po kung mas gusto ninyo mas matamis. Sin sa akin kasi 50 grams na granulated sugar yung nilagay ko. So, pwede nyo pong gawing 80 grams, ganyan, or 90 grams ng granulated sugar. Ayoko lang kasi ng sobrang tamis kasi medyo nakakasawa siyang kainin, diba? So, yun sa akin, sakto-sakto lang yung tamis para medyo marami-rami rin ako makain nang hindi sumasakit yung lalamunan ko. So, depende na lang din po sa inyo, ayan. And kung nakulangan kayo sa pagiging creamy niya, pwede nyo na rin pong dagdagan yung inyong condensed milk, ayan. Yung recipe po natin is nagbe-base po sa panlasa ko. So, hindi ko alam yung masarap sa akin, kung masarap din ba sa inyo. So, kayo na po ang mag-adjust ng ating mga recipe. Tinuro ko na lang po sa inyo yung mga basic recipe na nilalagay ko sa aking ginataang bilo-bilo para meron po kayong idea. Pero yung mga measurements nila, pwede po nyong i-tweak or magdagdag kayo or magbawas kayo ganun. Tapos, pag nalagay nyo na po yung inyong sago, yung mga mini sago, ang ma-advise ko, wag nyo lang pong titigilan yung pag-mix sa kanya. Kasi yung sa ilalim, yung bottom po, medyo nasusunog po siya kapag nasa stop po yung pag-mix sa kanya. But anyways,
that's it for today's vlog. Maraming salamat po ulit sa panonood at sa pagtambay today sa channel namin. Kung bago lang po kayo sa channel namin, hindi pa po kayo subscriber, and kung sakali magustuhan niyo po yung aming channel, yung aming mga vlogs, especially po kami, please do like, comment, and subscribe. Pakiclick na din po ng tiny bell katabi ng subscribe button para meron po kayong notification anytime na mag-upload po kami ng bagong vlog dito sa YouTube. And always remember, enjoy baking po, and homemade is love. Bye-bye for now, and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit. Enjoy your ginataang bilo-bilo.